Yo, what's up mga kagulong? Welcome ulit sa isa ko na naman vlog. Ngayong gabi, magkakabit naman tayo ng universal brake switch. Ayun nga mga idol, huwag na natin patagalin pa. So ito yung nabili kong universal na brake switch. So saan? Sa Salamat Shopee ulit, mga paps. Yan. Madalas akong sa online bumili kasi wala akong time na mag punta-punta ng mga motor shop. Even though malapit ako sa Caloocan kasi wala akong masyadong time. Ayan. Ito yung mga kasama niya sa plastic, mga paps. So ito mismo yung brake switch natin. So ayan, hydraulic siya. Tapos ito yung dalawang kasama niyang washer na may rubber. So syempre iwas leak, tapos iwas singaw. So ayan, mura lang to mga paps. May sukli pa yung 100 nyo. Ayan, 100 plus pagkasama yung shipping. So ayan mga paps. Kung matatandaan nyo mga idol, nung sa huli kong vlog, yung PS60 na Domino copy. So in-install natin yun, diba? Kaso yung nabanggit ko doon, naging isa kong problem is hindi tayo nakapagkabit ng brake light switch. Since yung ating stock na brake light switch hindi siya kasya dun sa ating Domino. So ayun, nakakakita ako ng alternative para dun sa ating brake light switch. Actually yung mga PS16 meron talaga siyang designated tsaka yung tamang brake light switch para dun. So yung mga copy nun is medyo pricey din. Tapos lalo na yung original na mga brake light switch ng PS16. So ito, hindi ko naman sinasabing gayahin nyo. Kung may pambili naman kayo nung talagang Domino switch, brake light switch, so yun na lang yung bilhin nyo. So ito, alternative lang. Tsaka mas budget meal siya compared dun sa ating PS16 na brake light switch. So hopefully maging maayos yung function niya. So sabi ko nga, budget meal siya. So sana gumana siya ng ayos. So tulad ng dati mga idol, binaklas ko na lahat din yung mga fairings, tapos di ko na rin siya sinama para mas mabilis tayo. So ito na yung ating PS16 na in-install nung nakaraan mga paps. Kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko yung link sa description. So ayun nga, yung naging problem ko, wala siyang brake switch. Yan, dito yung kabitan niya talaga. At may nabibili talagang brake switch para dyan. So naipaliwanag ko na kanina kung bakit yun. Hydraulic switch ang binili ko. Choice nyo naman yun. Kung meron kayong budget, mas okay kung yung talagang brake switch ng PS16. Pero kung wala, meron naman tayong alternative na katulad ng hydraulic switch. Bago natin simulan na install yun, ipakita ko muna sa inyo yung stock brake switch ng ating Beat Carb at mostly ng mga Honda Beat, kahit FI, ganito yung itsura niya. So ito yung yun yung stock na brake switch ng yun yung nagti-trigger ng brake light kapag nagpreno ka. Tapos ito yung
wire niya na nagdudugtong dun sa mismong brake light switch. Tsaka itong socket na to papunta dun sa harness natin na nakakonekta naman dun sa ating rear na brake light. Pag-usapan din natin yung pros and cons nitong ating papalit na hydraulic switch. So ito, parang may mekanismo sa loob na kapag nabigyan ng pressure, yun yung magti-trigger doon sa mechanism na yun para mag-send ng signal doon sa ating brake light. Rear brake light. So ayun. Kasi ng isang cons nito, ito na yung magiging banjo bolt mo. So alisin na natin yung nakalagay natin na banjo bolt. Ito na yung magiging banjo bolt. At pag nagkataon, ang isa pang cons nito, siyempre, kung mahina yung pressure, hindi niya matitrigger yung nasa loob. Ayun, talagang pipigang-piga ka para para lang matrigger siya. Pero I think maiiwasan naman yun kung walang singaw yung pagkakabit mo. Ang isa pa is, siyempre, sa banjo bolt, dyan nadaan yung brake fluid natin. So, ang isang pinaka pwedeng mangyari is kapag may leak yan, yun yung isang pwedeng mangyari, magkaroon ng leak. Syempre ito na yung magiging banjo bolt mo, although may kasama naman siyang dalawang washer na may goma. So I hope makakatulong naman yun para dun sa leak issue. Ang pinaka pros niya or like ko sa kanya, mura na alternative na pwede ring maging okay yung function niya. So simulan na natin install. Simulan na natin install, mga idol. Syempre, inalis ko na rin yung brake fluid yung sa ating reservoir kasi syempre tatagos yan dito kapag back binaklas natin dito sa banding board na. And syempre rin kayo ng basahan kasi brake fluid yan, malakas yung makaano ng pintura, kahit nga pintura na sa bakal kaya niyang tuklapin. So lagi magano kayo ng basahan. Banjo bolt na 12mm lang. So ayan, kung makikita nyo, may mga konting tumulo pa. Shit. Iwasan nyo mapunta sa bearings yan. So ayan, mga idol, nabaklas na natin yung banjo bolt. Ito na yung ating brake hose. Napunasan ko na rin yung mga excess na brake fluid na naipon dito sa loob. Tapos ito yung ating ipapalit na hydraulic switch. As per seller, mga pups, ito daw thread na to is compatible dun sa thread ng PS16. So malalaman natin kapag kinabit natin. Gamitin ko pa din yung itong dalawang original washer niya para mas leak proof tayo, mga pups. Hindi ko nagagamitin itong isa. Medyo makapal. Kakapusin tayo doon sa thread. Try muna natin ito lang yung sa likod.
Pops. Kasi naman yung thread niya. Ang magiging problem lang din natin dito is yung paghigpit. Tingnan natin kung magiging maayos yung paghigpit niya. So, ito siya mga idol. Nahigpitan na natin siya. So, mahigpit na yan. Pero, syempre, i-double check pa natin for ano, leak. Kasi syempre kahit mahigpit yan minsan pag hindi maganda yung fit niya pwede magkaroon ng leak. Yun yung iniiwasan natin dyan. Pero ayan, nakabit na siya. Tapos ito yung kadugsong niya na wire. So ngayon, ito kasing socket na to hindi siya akma dun sa socket ng ating sa harness, which is ito yung nagkoconnecta doon sa ating rear brake para mag-trigger siya na umilaw. So ayan, binalutan ko kasi siya ng electrical tape since kaya hindi siya natin siya nagamit nung first na in-install natin yung PS60. Hindi siya akma, pareho siyang male. So ang gagawin natin, itong luma, puputulin ko rito, tapos itong luma ang idudugsong ko dito para hindi na tayo mag modify dito sa ating harness. Dito na lang tayo mag modify sa ating wire, brake light switch wire na to, para hindi na magalaw yung natin harness. So subukan ko muna kung gumagana siya bago natin putol-putulin yung mga wire. So yun mga idol, pagkakabit natin ang ating hydraulic brake switch, nilagyan ko na ulit ng brake fluid tong reservoir. Tapos ayan, nakikita nyo may pressure na ulit yung ating lever. So functioning na yung ating brake. Ang itetest na lang natin is yung wire nito, itong hydraulic switch, bago natin ikabit dito sa ito, sa may harness natin. Testingin muna natin. I believe wala naman yata ang polarity itong itong dalawa. So ito na yung mga wire mga idol. I-try ko muna siyang isuksok dun sa socket para matesting natin kung gagana siya. So sana kita nyo yung yung brake light ko. Ayan, binawasan ko yung ilaw para medyo kita. So ayan, pag sa huli, ayan o, nagbe-brake siya, gumagana siya. Ito namang sa in-install natin dito sa front, kung gagana. Tutusok ko muna to dun sa socket. Natusok ko na siya dun sa sa socket natin. So testingin natin kung iilaw yung brake light. Yan, pasinin nyo yung sa part na yun mga pups. So ayun mga pups, gumagana yung ating hydraulic switch niya, no? Makikita nyo yan, no? Pumupula siya lalo yung brake light natin sa likod. Yan. So ngayong nalaman natin na gumagana siya, i-secure na natin yung connection niya. Nakita nga natin mga idol na gumagana siya. So ito na yung ating minodified na socket. Makikita nyo, ito yung original socket ng ating brake light switch. Pinutol ko, tapos nilipat ko naman yung socket ng ating dating stock na brake switch wire. Yan, nilipat ko dito para saktuhan siya dun sa socket ng ating harness. So, yun nga lang, medyo mahaba to. Itatak ko na lang dito kaya ewan ko kung saan ko ilalagay, pero ihanap na lang natin ng pwesto. Pero subukan ulit natin
ikabit and then try na natin ulit kung gagana siya. So ayan, nakalagay na siya. Subukan ulit natin. Nagbawas ulit ako ng ilaw mga paps. Subukan ulit natin kung gumagana yung brake light switch natin. I-on muna natin yung motor. So kung nakikita nyo yung ating brake light, so ayan siya kapag bukas yung ating ignition. Try natin i-press yung ating front brake kung gagana yung switch. Yun mga paps, kita nyo naman. Ayan o, lumiliwanag siya. Ayan. Ayan. So ayan mga idol, okay naman siya, functioning. Ang tanong lang lagi natin is kung magtatagal siya. Pero at least, ayan, kita nyo naman, nag-work yung ating hydraulic switch. Ayan. So, ayan siya mga paps. Nahanapan ko siya ng pwesto. Since mahaba siya, sinip-tie ko na lang dito. Ayan. Yan ko siya sinecure. Wala namang sasabitan kapag kahit i-move mo yung ating handlebar. So ito siya mga paps. Nilagyan ko rin ng zip tie dun sa sa may takip ng switch niya. So far wala din naman siyang naging problema sa leak. Ayan siya mga paps. Testingin ulit natin isa pa. Bukas na yung ating ignition. So, pindutin natin. Yun, mga paps, kita nyo. Ayan, umiilaw siya. Umiilaw yung brake natin. Ayan. Hanggang dito na lang, mga paps. Hanggang sa susunod kong episode. This is G Rider. Ride safe and peace out.